Hello everyone, this is Teacher Jinjin P. Gandeza. Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-insert ng geometric mean ng geometric sequence. So ano nga ba ang geometric mean? A geometric mean is a term between two terms of geometric sequence. For example dito, insert 3 geometric means between 16 and 81. Sa pagitan ng 16 and 81, mayroong tatlong geometric means. At dito naman, insert 3 geometric means between 2 and 18, meaning 2, then may tatlong geometric means. Ang geometric means dito ay yung a sub 2, a sub 3, and a sub 4, or yung second term, third term, and fourth term. Para malaman ninyo kung paano isolve itong mga to, just keep on watching. Hello mga anak shes, welcome to Math TV PH. Ang channel na ito ay tungkol sa math tutorials, lectures, or discussions na Tagalog at Taglish na dedicated sa lahat ng mga estudyante. Kung interesado ka, please like, subscribe, at i-click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka kapag may bago akong upload na video. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. So, ang una nating isolve ay insert 3 geometric means between 16 and 81. So, sa pag-solve ng geometric means, kagaya din lang siya ng pag-solve ng arithmetic means. Ang pinagkaiba nga lang ay yung formula. But the same process pa rin ang gagawin natin. Ibig sabihin nito, meron tayong 3 geometric means between 16 and 81. 16 is the first term. Tapos may tatlong geometric means sa pagitan ng 16 and 81. Ang mga given values natin ay first term, second term ang hinahanap, third term hinahanap, fourth term hinahanap, at given ang fifth term. Ano ang mga given? So, ang n natin is equal to 5 kasi nga 5 yung number of terms. So, meron tayong n is equal to 5. Since hindi given ang common ratio, then we need to find first the common ratio. Gagamitin natin yung formula ng geometric sequence na a sub n is equal to a sub 1 times r raised to n minus 1. Ngayon, ano ang a sub n natin? So, given ang a sub 5 is equal to a sub 1 is 16, then r yung hinahanap, then n is equal to 5, minus 1. Then simplify, what is a sub 5 or what is the fifth term? That is 81. So 81 is equal to 16 r, 5 minus 1 is equal to 4. Ngayon, para makuha natin yung r, i-divide natin ito sa 16 para matanggal yung nandito. Para ma-reduce yung nandito. Ito, ma-reduce into 1. So ang matitira ay r raised to 4. And then, 81 divided by 16 is equal to 81 over 16. Ngayon, meron tayong r raised to 4. Paano natin matatanggal si 4 doon? Ang gagawin natin dyan ay kunin natin yung fourth root ng both sides para matanggal si 4 dito. The fourth root of 81 over 16, mag-isip kayo ng number na pwede nyong i-multiply ng 4 na beses para maging 81 over 16. That is positive negative 3 over 2. So dito naman matatanggal na yung 4, so ang matitira dito ay r. Ngayon, kung allowed kayong gumamit ng calculator, ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng fourth root ng any numbers. So ang gamit ko ngayon ay Casio 991ES+. So dito pipindutin natin yung shift. Ayan, tapos ito yung may square root, pindutin natin yon. And then dito ang nakalagay is 3, papalitan natin ito ng 4. Log in natin yung 81 over 16. Okay, so ang makukuha dyan ay 3 halves. Okay, so ngayon meron na tayong common ratio, pwede na nating makuha yung second term, third term, and fourth term. Dalawa ang values ng r, positive 3 halves and negative 3 halves. Ang first na gagamitin natin ay yung positive 3 halves. Para makuha yung next term nito, di ba, i-multiply natin by the common ratio. So, 16 times 3 halves is equal to 24. And 24 times 3 halves is equal to 36. Then, 36 times 3 halves is equal to 54. Ito yung 3 geometric means when r is equal to positive 3 halves. Pero kapag ang r natin is negative 3 halves, so 16 times negative 3 halves is equal to negative 24 times
negative 3 halves is equal to 36 times 36 times negative 3 halves is equal to negative 54. And negative 54 times negative 3 halves is equal to 81. So, ang pwede nating sagot dyan ay 24, 36, 54, or negative 24, 36, and negative 54. Ngayon, kung kailangan ni teacher nyo ng solutions, tuturo ko sa inyo kung paano mag-solve ng second term, third term, at fourth term. A sub 2 is equal to A sub 1 times R raised to N minus 1. And substitute the values, ang makukuha natin is A sub 1 is equal to 16 times common ratio is 3 halves raised to N is equal to 2 kasi 2 yung nandito. Minus 1 is equal to 1. Then, 16 times 3 halves is equal to 24. Next, A sub 3 is equal to A sub 1 times R raised to N minus 1. So, that is 16 times 3 halves raised to N is equal to 3 minus 1 is equal to 2. Next, 16 times 3 over 2 times 3 over 2 is equal to 9 over 4. Then, 16 times 9 over 4 is equal to 36. Ngayon naman, A sub 4 is equal to A sub 1 times R raised to N minus 1 is equal to 16 times 3 halves raised to N, N is 4 minus 1 is equal to 3. Is equal to 16 times the cube of 3 halves is 27 over 8. Then, 16 times 27 over 8 is equal to 54. At ganun din kapag kukunin ninyo yung negative 3 halves, palitan nyo lang ito ng negative 3 halves. So, kapag pinalitan natin ito ng negative 3 halves, magiging 16 times negative 3 halves is equal to negative 24. Then, kapag pinalitan natin ito ng negative 3 halves, magiging 16 times 9 over 4 pa rin. So, is equal to 36. At ito naman, kapag pinalitan natin ng negative 3 halves, that will be negative 27.8 times 16, and that will be negative 54. Another example, insert 3 geometric means between 2 and 1 over 8. So, ibig sabihin, meron tayong tatlong hahanapin na geometric means between 2 and 1 over 8. So, kagaya din lang ng mga ginawa natin kanina, we will find first the common ratio and then multiply it by the common ratio. Ang first term natin ay 2, second term ay hinahanap, this is the third term, fourth term, and this is the fifth term. So, ang formula ng geometric sequence is a sub n is equal to a sub 1 times r raised to n minus 1. Ang given ay, fifth term is equal to, first term is 2 times r raised to n is 5 minus 1. Next, ano ang fifth term natin? That is 1 over 8. Is equal to 2 times r raised to 4. Ngayon, para matanggal si 2 dito, i-divide natin ito ng 2. Okay, so dito, 2 divided by 2 is equal to 1. Ang matitira ay r raised to 4. And then, 1 eighth divided by 2 is equal to, get the reciprocal of 2, that is 1 half. So, ang makukuha natin ay 1 over 16. We change the operation by multiplication and get the reciprocal, kaya naging 1 over 16. Para makuha natin yung r, we get the 4th root of 1 over 16 and r raised to 4. So, the common ratio is equal to, what is the 4th root of 1 over 16? Ano ang i-multiply natin na 4 na beses para maging 1 over 16? That is, positive negative 1 half. So, ngayon, kunin natin yung positive 1 half muna. Okay, so 2 times positive 1 half, that will be equal to 1. Okay, so 1 na dito. Next, 1 times 1 half is equal to 1 half. So, 1 half na dito. Next, 1 half times 1 half is equal to 1 over 4. So, 1 fourth dito. Ngayon, take natin yung negative 1 half. So, 2 times negative 1 half is equal to negative 1.
Then, negative 1 times negative 1 half is equal to positive 1 half. Kasi, negative times negative is equal to positive. Next, ito naman multiplied by negative 1 half. So, 1 half times negative 1 half is equal to negative 1 fourth. So, pwedeng ito ang solution nyo at pwede rin ito. Ganun lamang mga anaksis. Maraming salamat sa inyong panonood. Kung meron kayong mga katanungan or clarifications, just comment down below. At kung nagustuhan ninyo ang video na to, please like, subscribe, at i-share nyo na rin sa mga kaibigan ninyo. Once again, stay home, stay safe, stay healthy, at mag-aral ng mabuti. God bless you all and goodbye!